Friendship, welcome back to my channel. It's me again, Jenny Apelo. So for today's video, another sharing and another dogs vlog na naman ang topic natin today. So for today's video, i-share ko sa inyo kung ano ang sekreto ko kung paano hindi agad bumaho ang inyong mga alagang aso. Pero bago lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please like and subscribe my channel. I-click na rin ang bell button para ma-notify kayo sa mga next video ko. So yun mga friendships, sa problema nyo rin ba kung paano ang dapat gawin para hindi agad bumaho ang inyong mga alagang aso? So yun, i-share ko sa inyo sa video na ito kung ano yung dapat gawin para hindi agad sila magkaroon ng amoy kahit ilang araw nyo silang hindi paliguan. Actually, yung mga aso talaga, hindi mawawala talaga ang magkaroon ng amoy dahil sa singaw ng katawan nila. Minsan din, nagiging cause din ng pagkakaroon ng amoy sa aso ay yung mga balahibo nila. Lalo na kung sobrang kapal na ng balahibo nila, yun ang nagiging cause dahil kasi minsan, lalo na pag pinapaliguan mo sila, hindi agad natutuyo o hindi natutuyo ng maayos ang kanilang mga balahibo, lalo na yung mga balat nila. Start na natin kung ano nga ba ang ginagawa ko para hindi sila magkaroon ng amoy kaagad. So, ginagawa ko kasi, kapag pinapaliguan ko sila, nilalagyan ko sila ng baking soda. So, ang ginagawa ko, ito, nilalagyan ko to, kinakano ko siya sa tubig. So, ang una nyong gawin, palaguan nyo muna yung mga alaga nyong aso, sabunan, and then after nyo sabunan, banlawan. After nyo silang banlawan, maglagay kayo ng baking soda sa tabo na may tubig. And then, siguro 1 tablespoon lang ilagay nyo doon, then kanawin nyo siya. So, after nyo kanawin, after nyo tunawin yung baking soda sa water, saka nyo na ibuhos sa katawan nila, lalong-lalo na sa leeg. Yan. Kasi yung leeg, minsan nagkakaroon ng ano yan, amoy. Pero syempre, avoid nyo na malagyan ng tubig o ng baking soda na may tubig yung kanilang tenga at saka yung kanilang muka. So, ang nilalagang ginagawa ko lang, nilalagay ko lang dito sa likod ng ulo nila hanggang sa likod nila. So, ayun. Ang baking soda kasi, marami kasing tulong din to. Kagaya nga na nakalagay dito na deodorizer din siya. So, itong baking soda na to ay nakakatulong din para ma-prevent yung pagkakaroon ng mga garapata sa inyong mga alagang aso. So, ayan siya. So, ayun. So, ito lang ginagawa ko sa kanila. And then, after ko silang paliguan, kailangan nyo silang i-blower. And then, kapag binalower nyo sila, make sure lang na matuyo yung balahibo nila ng maigi, lalong-lalo na yung skin nila, para ma-avoid nga yung pagkakaroon ng amoy sa inyong mga alagang aso. So, pakita ko sa inyo kung ano yung aking ginagawa kapag pinapaliguan ko sila.
friendships, so napanood nyo na yung aking ginagawa kapag sila ay aking pinapaliguan at nilalagyan ng baking soda. Ayan. Actually, marami talaga itong tulong eh. Yung iba ginagawa nilang powder, imbis na yung powder na pang-aso ang ginagawa nila, baking soda. Nakakatulong din siya ma-prevent yung mga garapata and then yung sa mga amoy nga. So, sobrang effective niya mga friendships. So, siguro pinapaliguan ko sila once a week na lang or minsan lagpas pang isang linggo. Wala naman ako naamoy sa kanila. So, yun, kaya tinuloy-tuloy ko na yung paggamit ng baking soda. Evident na naliligo sila. So, yun mga friendships. So, hanggang dito na lang ang aking video. So, sana nagustuhan nyo. So, please don't forget to like, share, and subscribe my channel. I-click mo na rin po ang bell button para ma-notify kayo sa mga next video ko. Thank you for watching. Bye!